Isinailalim na sa state of calamity ang Occidental Mindoro dahil sa dengue outbreak. Ang sinisisi sa pagdami ng mga nagkakadengue ang mayat-mayang brownout sa probinsya. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Dalawang araw nang naka-confine ang 6 na buwang gulang na anak ni GL sa San Sebastian District Hospital sa Sablayan, Occidental Mindoro. Kahit ilang araw nang pinapainom ng paracetamol, hindi bumaba ang lagnat ng sanggol. Hanggang sa nakumpirmang dengue na pala ang tumama sa bata. Nga po, may mga rashes po kasi siya. Sabi po ng i-obserbahan daw po muna. Kaya po nagpa-admit po kami dito. Nag-alala po kami kasi po wala na po baby. Halos ganito rin ang naranasan ng anak ni Nanay Melinda. Nag-enroll lang daw ito sa eskwelahan at kinabukasan, sumama na ang pakiramdam. Sabi ko nung doktor, shock dengue daw yung dumali sa kanya. Dumugo na pong labi niya tsaka yung gilagid niya. Talagang malalapot na dugo na yung lumabas eh. Ang mga anak ni Nanay GL at Melinda, dalawa lang sa mahigit 550 residente na tinamaan ng dengue sa kanilang bayan. Ang Sablayan ang may pinakamaraming kaso ng dengue sa Occidental Mindoro. Pumapalo naman sa mahigit 2,000 ang mga tinamaan ng dengue sa buong probinsya mula Enero hanggang ngayong buwan. Dahil sa dengue outbreak, nagdeklara na ng state of calamity sa Occidental Mindoro. Kasabay kasi ng pagdami ng nagkakasakit, dumadaing na rin ang mga LGU sa nagkakaubos ng supply ng dengue test kits. Malaking bagay daw ito para agad matukoy ang mga pasyenteng nangangailangan ng atensyong medikal. Matatagalan pa kasi ang resulta ng tests kung dadalhin pa ang samples sa Maynila. Kahit probable siya, basta siya ay nag-positive na sa NS1, tinitreat na namin siya as dengue kahit hindi siya confirmed. Lalong-lalo lang kung ang patient ay talagang symptomatic. Sa ilalim ng state of calamity, mas mabilis daw na magkaka-action ang mga LGU. Pwede nilang gamitin yung portion of their calamity fund para magkaroon sila ng mga mitigation plans at saka mga activities para masugpo yung dengue dyan sa kanilang mga bayan. Mahalaga, ma-prevent kasi. Sa ngayon, pinapaigting pa ng mga LGU ang fogging sa mga lugar na pwedeng pamugaran ng lamok. Nilinis nila ang mga baras sa kanal at nagtabas ang makakapal na dahon sa mga puno. Bukod sa pagkalat ng lamok na may dalang dengue, hindi rin isinasantabi ng provincial government ang posibilidad na may epekto sa pagdami ng kaso ng dengue ang palagiang brownout sa probinsya. Siyempre, pagka nagba-brownout, di ba, wala ka electric pan. Yung pagdilim, agaw, liwanag at saka dilim, nandyan ang karamihan ng lamok. Walang ilaw, walang kuryente at naglilipara dyan yung mga lamok. Sa huling tala ng Department of Health, mula Enero hanggang Hulyo, mahigit 102,000 ang kaso ng dengue sa bansa. Higit doble yan kumpara noong 2021. Higit kalahati ng mga kaso at namatay ay mga bata na 15 anyos pababa. Ayon sa mga eksperto, walang pinipiling edad ang dengue, kaya sana huwag itong baliwalain. Simple lang naman daw ang pag-iingat, panatilihin na ang kalinisan, maglagay ng proteksyon sa katawan at agad na magpakonsulta kung may nararamdaman. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Castillo, News 5.